panibagong aligasyon ng manipulasyon at hilutan ng boto noong nakaraang eleksyon. Detalyadong inilahad sa internet. Ebidensya ng dayaan ng eleksyon, hindi lumutang sa hearing ng Kamara kanina. Mga opisyal ng COMELEC at Smartmatic, kinisa ng mga kongresista. Command center ng PPCRB, sinara na. Resulta ng eleksyon, imposible raw na madaya pa. Base sa nabilang na eleksyon returns. Ilang suspendidong barko ng Sulpicio Lines, nakakabiyahe na nga ba gamit ang ibang pangalan? Dating Villar endorser ngayon isang ganing congressman-elect na si Manny Pacquiao, handa raw back-upan si Noynoy Aquino. Sa aksyon abroad, gulo sa Thailand, muling sumiklab. 4 na tao patay, 50 sugatan. At ang plano ngayon ni Chris Aquino matapos magbitiw sa ilang show. Paolo Medionis. Ako naman po si Cheryl Cosin. Simulan natin ang aksyon sa isang bintang na naman ng umano'y dayaan. Pagkatapos lumabas ang whistleblower na si Alias Robin at ang issue ng umano'y hokus-pikus na inilantad ng ilang talunang kandidato, may isa na namang pagsabog ng dayaan at umano'y plano nakadetalye sa internet. Narito ang report ni Eliza Zamora Solis. Even May 9, gumagawa na ito ng mga election returns. Matapos lumabas ang mga aligasyon na may mga reconfigured compact flashcards na ibinenta ng hanggang 50 milyong piso sa mga politiko para mabago ang resulta ng eleksyon, may isa na namang akusasyon ng pandaraya. Base sa isang email na ipinadala kay COMELEC Commissioner Nicodemus Ferrer, nakadetalye sa isang website na Cheaters Incorporated ang mga ginawang pandaraya umano noong nakaraang eleksyon. Mababasa sa website ang plano kung paano ipinatupad ang pandadaya sa iba't ibang rehiyon. Kumpleto pati pangalan ng mga operators na magsasagawa nito. Pero hindi lang pandaraya sa halalan ang idinetalye ng website na Cheaters Incorporated. Ikinwento rin dito ang planong pagpapatalsik umano sa dalawang gobernador. Sa isang email na sinasabing nanggaling raw kay COMELEC Commissioner Ferrer, sinabi raw nito sa isang opisyal na malapit kay Pangulong Arroyo na siya na ang bahala para mapatalsik ang isang opisyal na nagngangalang Mendoza. Agad namang itinanggi ni Ferrer sa News 5 ang paratang. God knows this, I have not even received any communication from Malacanang. Not from anybody there. Itinanggi rin ni Ferrer na boses niya ang in-upload na audio recording sa website. I need to give you a heads up para sa after the holidays, we can buckle down to work. We need a... medyo kailangan na eh. We feel we're running out of time kasi. The voice there is a clear voice. It's not a hoarse voice like my voice. Sinubukan naman naming kunan ng pahayag ang mga taong namamahala sa website ng Cheaters Incorporated pero hindi sila sumagot sa aming email. Hindi sinabi sa website ng Cheaters Incorporated kung paano nila nakuha ang mga sinasabing email at pag-uusap ng mga opisyal ng gobyerno. Tuloy, isang palaisipan kung totoo nga ba o hindi ang laman ng website. Kabilat kanan ng lumalabas na black propaganda na naging marumiraw ang kauna-unahang automated election sa ating bansa. Totoo man o hindi, ito ang magsisilbing mitsa ng mas maraming reklamo sa mga natalong kandidato na sila daw ay dinaya. Yan ang aksyon dito sa Quezon City, Eliza Zamora Solis, News 5. Full force na dumating ang mga opisyal ng COMELEC para sa investigasyon ng Kamara sa sinasabing anomalyang nangyari noong May 10 automated elections. Pero ang mga nag-aakusa mukhang dumating ng walang bala. Kung bakit, ikwento mo, Ina Zara. Sa opening salvo ng investigasyon ng Kamara sa mga di umano'y anomalyang nangyari noong automated elections, tila screening ang inabot ng mga opisyal ng Smartmatic at COMELEC. Ang bida si Alias Robin, ang umaming operator ng bawas boto na nangyari di umano noong halalan. Pero si Melo mukhang nairita sa bumibidang nakamaskara. This is obviously something to derail the elections. He does not even identify himself. It does not even give specifics. Kahit pa nga ang mismong chairman ng komite na si Teddy Boy Locsin, diskompyado rin sa kwento ni Alias Robin. I cannot summon Robin because you cannot summon a koala bear
to a meeting of the House. That man is in a mask, and a man with a mask or a man with an alias is not entitled to anything. Sunod na inungkat ng mga congressman kung bakit iniuwi ng technician ng Smartmatic ang may 60 Pico's machines na naging mitsa ng kaguluhan sa Antipolo noong Lunes. Marami sa mga incumbent congressman na tumakbo at natalo ngayong eleksyon ang umaten pa sa hearing. Present sina Ani Susano at Rufy Biazon na nabigong maging mayor at senador. Mismong ang asawa ni Teddy Boy Locsin hindi nanalo sa kanyang distrito. Talo rin ang mismong House Speaker na si Prospero Nograli. At dahil naniniwala si Nograles na nagkaroon ng dayaan, balak niya sampahan ng kaso ang COMELEC, Smartmatic, NPO at ilang DEI. Pero sa hinaba-haba raw ng naging pagdinig, wala ring naging punto ang mga aligasyong binato sa mga taga-COMELEC at Smartmatic. I was unhappy that there were no specific complaints by specific congressmen. Pero tinanggi ni Congressman Locsin na delaying tactic lamang ang ginagawa nila para mapatagal lang ang pagpoproklama ng mga nanalong kandidato. Ang palasyo naman, tanggap na raw ang naging resulta ng eleksyon. Pinanindigan nila, malinis ang katatapos lamang na automated poll. Alam mo, ang ugali kasi dito sa ating bansa, there are people, a lot of people cannot really accept defeat. And yung mga hindi nakakatanggap ng pagkatalo, they try to discredit the elections. Kung kinakailangan pagsabayin ng kanilang sariling investigasyon at ang canvassing ng boto na sisimulan na ngayong Lunes, ay nakahanda raw itong gawin ng ating mga kongresista. Ang importante nila ay mapatunayan kung nagkaroon nga ba ng dayaan sa nangyaring halalan. Ina Zara, News 5. Dahil nga sa tumitinding alegasyon ng dayaan, nagtanong ang News 5 sa isang IT expert kung pwede nga bang madaya ang mga makina sa automated na halalan. Ang sagot sa kwento ni Errol Kabatbat. Sa kabila ng mga aligasyon na nagkaroon ng dayaan sa katatapos na halalan, sang-ayon ang isang information technology expert. Posibleng ang mangyari ito, pero it's very difficult, very tedious to do. Sabi pa ni Liao, madaling gumawa ng mga akusasyon na nagkaroon ng dayaan at sabwatan ng ilang opisyal ng gobyerno at ng mismong mga taga-COMELEC, gaya ng sinasabi ng cheatediwas.webs.com na kung saan nakadetalye umano ang nangyaring conspiracy para tiyaking matatalo si Senador Noynoy Aquino. Yun nga lang, ipakita yung ebidensya kung nasaan, then let's investigate. Paliwanag ni Liao, para makapandaya ang isang kampo ng eleksyon, dapat kontrolado nito ang tatlong bagay. Una, ang teknolohiyang ginamit. Pangalawa, ang proseso kung paano isinagawa ang halalan. At pangatlo, ang mga taong nagpatupad ng halalan. Dapat kumpleto raw ang mga ito. Pero kahit buo ang grupong ito, may isa pang problema. Babaguhin mo yung teknolohiya, iibahin mo yung proseso, tapos pati yung mga tao, kakausapin mo lahat yan para magawa mo itong sinasabi nilang... So hindi pwedeng dalawa lang dyan? Para mawala na ang pagdududa, may simple pero magastos at matrabahong suhestyon si Liao. Kunin mo lahat yung mga ballots, tapos bibilangin mo. Errol Kabatbat, News 5. May nakita ang mga discrepancy o hindi pagkakapareho ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa mga resulta ng eleksyon. Pero may good news naman daw. Kung ano ito, yan ang report ni Naomi Dairit. Malinis at walang dayaan na naganap sa nagdaang automated elections. Yan ang obserbasyon ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV matapos silang madiskubre ang kakarampot na diferensya sa mga nakalap nilang election returns at mga transmitted data na galing sa COMELEC. Mula sa mahigit 43,000 polling precincts na natapos ng PPCRV, 29 lamang dito ang nakitaan nila ng mismatch sa mga resulta. At katumbas lang daw ito ng kulang-kulang sa 18,000 boto. That could be explained as human error or whatever error, pero ang liit-liit, as we say, kaya ko unang pinatanong, is there a pattern? No? We can say right away that wala kaming nakitang ganon. May 4 na klase ng mismatch ang napuna ng PPCRV mula sa mga resulta ng ERs at server ng COMELEC. Isang halimbawa, makikita sa kopyang ito ng ERs ng PPCRV na may mga botong nakuha ang kandidato